Pero tanong, kunyari yung ano, yung... Kunyari, hiniwalayan ka. Hinihiwalayan ka nung karelasyon mo. Pero mahal na mahal mo siya. Ilalaban mo ba? Kukonvince mo ba siya na wag, pag-usapan natin? O magpaparaya ka na kahit mahal na mahal mo pa? Pero binibreak ka niya. Alam mo, kung ikaw yun ha, mahal mo yung tao, tapos nakikipaghiwalay na siya sa'yo, maghiwalay na tayo, ubus na ako or pagod na ako, pero mahal na mahal mo siya, anong gagawin? Well, depende kasi sa sitwasyon eh. Yun nga yung sitwasyon, di ba sinabi ko na? Ano pa bang sitwasyon kailangan paliwanag kasi? Ang hirap naman kasi sa'yo, lahat sinabi ko na, pero hindi mo maintindihan kasi, hindi naman sa hindi mo naiintindihan na ayaw mo lang akong pakinggan. Yun lang nga. Hindi ko talaga naiintindihan yung question, kaya ulitin mo. Kaya hindi ako makasagot. Sana maintindihan mo. O inuunahan mo agad ako eh. Gusto ko sabihin na, ano nga yung tanong? Kaya lang principal ka. Kaya mo namang maintindihan kung pinapakinggan mo lang ako eh. Paano ko papakinggan kung sinisigaw mo? Hindi ba pwedeng malumanay para maintindihan ko? Dahil kapag sinisigaw mo, parang pinapagalitan mo ako. Bakit? Parang sinusumbatan mo na ako. Hindi ba pwedeng... Lagi tayo hindi ganito. Naman yung pamamaraan ng pagsasalita ko ang problema. Yung pagsigaw ko, pananahimik ko, hindi. Ang problema, yung attention mo. Dahil kahit manahimik ako at sumigaw ako, hindi mo ako marinig, hindi ko mapapansin kung ang attention mo wala sa akin kundi nasa ibang tao. Yan. Yan ang sinasabi ko. Kung makapagsalita ka ng attention, para kang sundalo. Ano kasi mo? Huwag ako magsalita. O di sige. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Pwede naman tayo nang maging malumanay eh. Nakakahiya, oh, ang daming tao. Malumanay? O sige, anong gagawin mo kung sakali hiwalayan kita ngayon pero mahal na mahal mo ko? Anong gagawin ng bebe na yan? Oh, kaya. Wow! Siyempre, paglalaban ko. Hindi ko sasayangin nung tagal na... Kahit ayaw ko na sa'yo, kahit sinabi ko na sa'yo na wala ka na halaga sa buhay ko, ilalaban mo pa rin? Lalaban ko. Dahil maaring naguguluhan ka lang, kaya mo nasasabi yan. Maaring mabigat yung nararamdaman mo, kaya mo nasasabi sa akin yan. Pero sana maisip mo na ang tagal natin nagsama. Nakabuo na tayo. Nakabuo na tayo ng pagmamahal sa isa't isa. Sasayangin mo lang ba ng ganun-ganun na lang? Hindi naman to para sa akin eh. Para kanino? Para sa mga bata. Kung ako lang kaya kung magtiis na magkaroon ako ng asawang walang kwenta, pero hindi ko kayang panoorin na lang na yung mga anak ko magkakaroon ng amang walang kwenta. Go back to your room! I told you, go back to your room. Yan ang sinasabi ko sa'yo. You forgot to drink your milk. Eat the cow. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ka marunong magpalaki ng bata. Huwag mong sasaktan ng papa, may sakit siya! May sakit ang papa! Bata. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na makipag-away sa'yo. Ayusin na natin to. Para sa pamilya.